Good morning, Shelo and Dar here at Starbucks in Tom John Hay. I'll be having some interviews with a lady rider here in Baguio. Her Facebook name is Igorot Lady Rider. So we're just waiting for her. Again, we're here at Starbucks in Tom John Hay. Alam nating lahat na ang Baguio ay ang summer capital of the Philippines. Pero alam niyo ba, na bukod sa magagandang pasyalan at malamig na klima, ang Baguio ay isa sa paboritong destinasyon ng mga kapatid nating riders. At dito sa amin, madami din mga lady riders na nais kong maipakilala sa inyo at sisimulan natin yan kay Presi, aka Igorot Lady Rider. Baba, di ba? Pero meron po yung papasaydan mo. Parang dati po kasing part ng Irisan yung barangay namin. Pero inadap ng Sanlis. Parang kinunik na nila sa Sanlis. Pero di na tayo lalampas ng Irisan, may packet pa lang. Bababa ka sa Quezon po, di ba? Tapos pababa sa San Luis. So, good morning guys. Welcome sa ating panibagong vlog. Sabi ko nga, panibagong ano to eh, kakaibang vlog to kasi first time natin mag-i-interview ng lady rider dito sa Baguio City. Although, last year, meron na akong kinontak mga October or November. But then again, naging busy na rin ako so hindi ko na sila na follow up. Sana, since kakilala pala niya, ma-interview rin natin sila balang araw. So, andito po, si? So, hello po. Hi, everyone. To everyone who is watching, I am Presi Maki, also known as the Igorot Lady Rider on Facebook and on TikTok. I don't actually have a YouTube channel yet. By the way, I'm 20 years old and I'm from here in Baguio City. So, paano ka napasok sa... Dapat vlogging eh, kaso wala ka pang YouTube channel, di ba? Pero nagbabala ka. And if ever, ang gagawin mong pangalan is still the same. Igorot Lady Rider. Sana wala pang ganun. Wala pa po. Na-check mo na. Na-check. So, paano ka nagsimula magmotor? Nagsimula po ako magmotor kasi tinuruan ako ng barkada ko. Kasi yung mga barkada po namin sa San Luis Extension, nagmamotor silang lahat. High school or college? High school at that time. Wow. Okay. Opo. So, I was 16 at that time. And nagturo sa akin is yung kaibigan ko. Shout out sa iyo. Sino siya? Nagturo sa akin si Jack Jolito. Meron ba siyang Facebook or YouTube? Meron siya. Jolito on Facebook. YouTube wala pa? Wala po. Actually, shout out Jolito. Siya ang nagturo sa akin magmotor. Pero nung bata pa lang po kasi ako, parang nasa isip-isip ko na gusto ko talaga matutong magmotor. Pag nakikita ko yung mga puro riders kasi na lalaki noon, di ba? Nakikita ko dito sa Baguio, nakita ko yung mga big bike, naka-big bike sila. Ay, gusto ko din. Nakiisip kong ganun. Kaya yun, hanggang sa pinush ko nung may opportunity nga kasi may motor yung kaibigan ko. Yan po. So, anong nakita mo sa motor? Kasi ako nung bata ako, late bloomer kasi ako, natuto na lang ako magmotor or nahilig dito sa Baguio. Although nakapag-drive na ako once, twice. Dati, yung last nga naming drive sa Sikihor pa, 2012. Sumemplang pa kami nung nanay niya. Yung nanay niya, hindi siya. 2012. Wala pa siya nun eh. Sumemplang pa kami nun kasi hindi pa talaga ako masanay magmotor nun. Siya pa nga yung pinag-drive ko paalabas nung rentahan. Kasi nahiya ako sa mga nagpaparenta. Sabihin, kalalaking tao mo, hindi ka marunong magmotor. Ay, so si wifey po ang marunong magmotor na una? Hindi din. Ay, okay. Marunong lang kami magbike. Siya lang yung malakas ng loob, magpalabas. Sabi ko, nahiya ako, baka sabihin nila hindi ako marunong. Kasi hindi pa talaga ako kumpiyansa noon. So, nung nakalayo na kami sa mga nagpaparenta ng motor, kami nag-ride. Nakaikot naman kami, mga 10 kilometers. Pero nag-waterfall sa kanila sa Sikihor. Pupunta kami ng kuweba. Doon na kami sumemplang yung puro bato. Kahit nakapreno na ako, umaandar pa rin kami. Kaya sa lumipad kami. So, 2012, 2018 nung binili ko yung motor ko. So, ikaw, anong meron sa motor? Bakit motor imbis na ano ba dapat ang ginagawa ng mga 20 years old na katulad mo, nagmumol? Nagmumol. Motor, na-interested po talaga ako eh. Kasi ang cool tingnan para sa akin nung bata ako. Parasiga. Ang poging tingnan. Okay. Naka-big bike. Alam mo yung big bike kasi nun, di ba yung pag-ganun? Yung big bike na ano, ganun yung mga nakikita sa TV, sa Facebook, sa social media, para ang pogi nilang tingnan, ang pogi nilang tingnan. Tapos, ako kasi, simula nung bata ako, medyo boyish yung mga kahiligan ko. Kaya parang mga fighting, mga ganun, MMA, ganun. Eh, taga-Baguio ka, malamang, mahilig ka sa ganyan, tinglakay. Ganun, mga hindi siya girly na bagay, hindi ko gusto ng pink, mga ganun. So, okay. Parang naturally lang sa akin na nakahiligan ko ang pag. So, sa tingin mo, nag-influence sa'yo yung father mo, nag-influence mo siya, o yung mga friends lang talaga?
actually po yung father ko, ayaw niyang motor. Nagda-drive siya ng sasakyan. Four wheels. Oo, kahit anong klaseng sasakyan. Pero pag motor talaga, natatakot daw siya. Paano mo siya na-convince na mag-motor ka? Hmm. Kasi po ganito yan. Nung unang sabi ko sa kanila, ayaw nilang dalawa. Kasi natatakot po sila sa parents ko. Natatakot sila ngayon sa mga, kasi nga po, two wheels. Prone ka talaga na matumba. Kasi, di ba po, two wheels lang. Tapos pag natumba ka, vulnerable ang katawan. Yes. Kaysa sa sasakyan, yun ang sinasabi nila sa akin. Compared sa sasakyan na pag nabangga ka, protected ka pa rin sa loob. Ito. Ganon. Kaya sinabi ko sa, kinonvince ko sila for two months. Kinulit mo talaga. Kinulit ko talaga. Kaysa maganda sa graduation, motor. Kinulit ko talaga kasi ayaw talaga nila eh. Okay. Pero kinonvince ko, isa, magkahiwalay na kinonvince ko. So sabi mo nga, kaysa maganda sa graduation mo, parang graduation gift. Yung dating motor ko ang graduation. Ah, ano yung unang motor mo? XRM type. Oo nga pala, XRM sabi mo. So ngayon, anong motor meron ka at bakit yan ang napili mo? Ang motor po na meron ako ngayon is Honda 150 CB150X. Yun po ang motor na pili ko. Napili ko kasi yung gusto kong looks. Okay. Ninahanap kong itsura ng motor. Dati MT15 sana. Okay. MT15. Pero nung lumabas ang CBX, nagustuhan, na in love ako sa itsura. Na in love ako sa itsura at saka sa looks niya. Tapos matangkad, which is kagaya nung jumper na gusto ko. Tapos naked bike. Yun nga tatanong ko sa iyo, mukha siyang mataas. Anong height mo, if you don't mind? 5'4". 5'4". Hindi ka naman nahihirapang sumamba. Anong technique? Sana yan? O, kanina lang, yung pag-park, sabi ko, kaya ba? Hawakan ko ba? Or, mukha ay, namang sanay ka? Okay. Noong una po, actually, medyo mahirap. Na, pero pag naka-adjust na, okay na. Ano ang dream bike mo at bakit? Ang dream bike is actually 1,000cc na BMW. Yes! Good job! Diba? Magdi-dream ka na rin yun, no? Magdi-dream ka na rin yung China, di ba? Para at least kung kalahati nakuha mo, at least 500cc pa rin yun, di ba? Okay. Ano ang pinakamalayong narating mo gamit yung motor? Estudyante ka pa lang, alam ko, pero... 6 hours to 7 hours ata sa Danga Mountain Province. Sa Danga Mountain Province. From Baguio? To Sudanga. Kasi, motor lang? Ikaw lang mag-isa? Mag-isa hindi, yung may backride, salitan kami actually nung time na yun. Kasi okay. Nakapagod. Sure. Ikaw, ano yung memorable na nagawa mo nung nandun ka sa, pumunta ka sa Sudanga. Actually, sa Sudanga, meron ang yung grupo namin, the Igorot Riders Club, meron kaming rides for a cause. Okay. Rides for a cause sa Sudanga, which is collaboration with the Walitan Riders Club. Walitan? Oo, Walitan and the Igorot Riders. Okay. So, may nag-held kami ng rides for a cause for two of the beneficiaries doon. Okay. Sabi mo, Igorot Riders Club, I'm not sure if this is a stupid question, pero kailangan ba Igorot ka para makasali ka dyan? Ah, ganito po. Actually, ang requirements namin sa Igorot Riders Club, you can Igorot by blood or Igorot by heart. Okay. By heart. Ayun ako, Igorot by heart na. Ayun po. So, to join our club, you have to be either Igorot, blooded, or kaya 5 years in Baguio. Okay. Pakisabi sa president nyo, pag hindi Igorot, gusto nyo sumali, wala pang 5 years, kailangan ano makipagsunto ka siya kay Pulayang. Pag pinalo niya si Pulayang, member na siya. Ay, mukhang ayaw ata ni Pulayang yun, ha? Kawawa naman yung sasali na makasali lang, baka ano pa yung buhay niya. Ano ang dream ride destination mo naman at bakit? Weird ata ako eh. Kasi ang dream ride destination ko actually, hindi sa kalsada, sa dagat. Yo, umiinom ako, bakit ko ipaga? Weird nga, kala ko bakit weird dito lang din mo sa Baguio? Kaya gano'ng kabil? Jet ski gagawin din mo. Jet ski! Bakit sa dagat? Kasi wala siyang limitation. Kasi di ba ang dagat is 70% of the earth. So, hindi mo kailangan na pwede kang mag-topsip. Kasi malalakas din ang jet ski. Pwede kang umabot ng 100 kilometers per hour using the jet ski. So, jet ski ang gusto mo? Jet ski. Gusto, dream ride destination. One. Pero actually, gusto ko din mikot sa Pilipinas. Philippine Loop. Okay. Philippine Loop. Yan. Okay. Philippine Loop. Kasi mayroon akong tanong about Philippine Loop. Anong mas gusto mo mag? Philippine Loop or mag
Ironman challenge, yung 24-hour na bike. Philippine loop. Bakit? Kasi gusto kong makabisit sa iba't ibang lugar sa Philippines. So, if given a chance, makaride ang favorite moto vlogger mo or rider, sabi mo siya nagbablog, sino siya, bakit, and saan niyo gusto bumunta? Si, in connection to the Philippine loop, si Jet Li. Yes, si Jet Li. Okay. Oo, si Jet Li kasi ang una kong nakitang yung nag-vlog siya about sa Philippine loop. Nag-loop siya this year lang ata natapos yung Philippine loop nila. So, for sure, kung may kasama mo na ako mag-Philippine loop, ang gusto ko syempre, Ate Jet Li. May semplang na ba or aksidente sa motor? Semplang. Pagdating sa semplang ko, hindi talaga maiiwasan sa motor. Kaya, ako po, hindi na ako bago sa semplang. Actually, na. Mga 10 na siguro. 10 ang semplang ko, lalo na nung nag-aaral ako mag-motor. Wala to sa listahan, pero sino yung pinapanood mo ng mga moto vloggers? Kapanood ko Moto Deck, Katagumpay. Nanonood din ako ng mga enduro. Okay. Enduro, yung mga enduro sa ibang bansa. Okay. Nakakatuwa. Yun. Pastok, group ride or solo ride? Group ride. Konting why lang? The more the merrier. Okay. It's not boring when you have others. Okay, kung mapipiliin ka, jowa or motor? Both! Jowa na may motor! Okay. Safe. Ayaw mong mag-away kayo? Kinanong ko na kanina, Philippine Loop or Ironman Challenge? Philippine Loop, for sure. Kotse or motor? Motor. Manual or matic? Manual. Small bike or big bike? Big bike. Bakit? Big bike. I find big bike much cooler than small bike. For me, that's okay. What I wanna drive. Kung magkakaroon ka ng time, Sagada ride or LU ride? Sagada ride. Why? Sagada because I love Mountain Province actually. It's where I'm from. So I want to explore Mountain Province. Yung mangitim sa beach. Bagong helmet or bagong jacket? Bagong helmet. Jill! Pasmol, sorry. Isang taong walang jowa o isang taong walang motorcycle ride? Isang taong... Ang hirap naman. Walang ride, walang jowa. Mamimili ka lang. Di bali nang walang jowa ng isang taon or di bali nang walang ride ng isang taon basta may jowa? Walang jowa na lang. Shout out sa'yo. Last question na lang. Ano ang advice mo sa mga ladies na gustong magmotor pero natatakot? Ito ang lagi kong sinasabi sa mga nagtatanong sa akin kung dahil gusto din nilang magmotor ng mga riders. Ang lagi kong sinasabi, i-push lang nila. I-overcome nila yung fear kasi na-try ko din yun nung first time na magmo-motor ako. May kaba talaga sa una. Tapos pag na-overcome mo na yung kaba na yun, you will find out the whole new world of riding. Okay. Oo, doon yung marirealize na masaya pala siya. Doon yung maiintindihan kung bakit maraming motorcycle riders. Ang sarap pala magmotor. Kung bibigyan ka, bakit, sa tingin mo, bakit masarap magmotor? Parang it gives you a sense of freedom. Yes, yeah. Freedom. Well, kalalo na, lagi, ito, makakarelate for sure lahat ng riders. Yung hangin, pag yung hangin, yung hangin na, ano mo yung hangin, dun mo masasense yung ano. Kaya nga, alam to ng mga OBR ko. Okay. Sila na nagsasabi, tara magmotor tayo, gusto kong maranasan ulit yung sense of freedom na peace. Okay. Peace while you are riding. Okay. So, yun po, narinig po natin si Presi Maki. Yes. Na Igorot Lady Rider. So abangan niyo po yung YouTube channel niya. Maraming salamat sa iyo. Miss Bang tayo. Sana magkita tayo sa daan. Yes. Or makapag-ride tayo kasama yung jowa mo or kung sino man. Sana makasama ako sa ride ng mga Igorot. Igorot Riders. 5 years naman na ako, hindi ko na kailangan makapagsuntukan kay Pulayan. Para lang maging member yun yung hazing. So abangan niyo po ang magiging YouTube channel niya, Igorot Lady Rider. And meron siyang TikTok and Facebook account. Nakikita niyo po dito sa link na to, Igorot Lady Rider. Thank you. Iyan na. Once again, thank you so much to Presi, also known as Igorot Lady Rider. Sana ay mas dumami pa ang mga followers mo sa FB and TikTok. And aabangan namin ang YouTube channel mo. Hanggang sa muli, see you on the road, ride safe, and rock on! We should find some more time. We don't need to worry at all.
get hurt.